Okay, so testing na tayo ng ating unit. So itong unit natin ay second attempt natin. Kasi kanina ay medyo makalat. So tingnan natin ngayon kung mas maayos na yung tama niya. Okay. So mukha namang hindi na tayo mabibigo this time. Check lang uli natin. Okay, so sa measurement nasa kanan lang siya. Tapos nasa may ibabaw. Okay, so testing uli natin. Nag-adjust uli tayo. Dito na tayo sa isang to. Ayun. Konti na lang pa kanan. So, okay na. Maganda na yung ginagawa niyang group. Konting pa kanan lang. So, hindi lang ako makashot agad ng diretso doon sa aking metal target kasi may tao, baka mag-pressing doon yung bala. So, sa ngayon, edi hintay lang ng kaunti. Dikit din yung pang-apat. Ganito ng group. So, check natin yung groupings niya. Para, kumbaga, kahit hindi tayo mag-test sa bakal, meron tayong may pakita ng group shot. Okay, guys. So, babalikan po natin yung ating tinarget sa 50. Dami na nakaharap. Mahirapan na tayo sa susunod. So, gagawin ito kung taniman ang kamatis. So, mahirapan tayo maghanap ng bagong testing area. Okay po. Pupuntahan natin tong tinamaan natin sa 50 yards kasi yung unit pala natin ay hindi naman gumagana yung microphone. So lucky tayo doon. Hindi gumagana ang microphone. No. So ulitin lang natin yung continuous shots natin. Ito siya. So ito yung ating first shot para lang malaman kung papatak dito sa ating bakal yung ating pellet. Then nag-adjust tayo. Nangyari dito siya nag-adjust tayo para makuha ito sa crosshair. Then iputok natin dito, dito pa siya bumagsak. Nung putukan natin to, itong tatlong ito yung patak ng bala niya. No, ito yung group shot niya. So ayan, halos kukulang. Kukulang talaga yung size niyan. Sa kanan ang aking Astro may amag na pinakahuling box, so medyo kaliwa nga pala ang tama nito. Ayun, nakalimutan ko na sa may kaliwa nga pala siya pumatak. So goods na sir yung unit mo, ready to go na po ito. Waiting na lang din po ng full payment ni sir at marireceive niya itong kanyang unit. Oh, kanina talaga. Malayo-malayo dito yung tama. Kumbaga bad trip talaga kanina. Ngayon, okay na okay ang tama. Very, very nice. Hindi lugi.
Malikot pa. Mahirap berahin niya pag malikot pa. Ah. Isang pinapatakan. Puro yung pang ano, yung pinakadulo lang na ano. Yun, ah, hindi lalo nawala. Wala yung focus. Ipin natin ako din. Wala yung focus eh. Tapos tingnan nyo yung tama nyo. Ayan. Kailangan pala ipo-focus ko muna dito. Ayan. Para nakalock. Ayan o. Puro dun lang sa may ibabaw lang ng ating metal target na kapiso. So katulad ng unang tama na may group na halos 25 cents lang. Itong ating tinamaan niya puro dun lang din sa part na yon. So palagi ko 25 cents lang din yun. No. Yan ang problema ko ngayon. Since kanina nga sablay siya. So inassume ko na baka ngayon maging sablay din ito. Dinamihan ko yung hangin. Pero ayan, ang nangyari 10 shots tapos na. So 10 shots halos hindi gumalaw yung gauge. So, since ito ay may plenum na kahit sabihin kaunti, parang mga 50 shots ang ibibigay sa'yo nito sir sa load na 3,000 0.5 liter tank. Ayan. Sulit na sulit na yan. Ito nalugi lang pa 50 ito. So ito pong unit na to ay going to Isabela. Yung aking bian na nandun sa dulo. Ayan. Yan, naghahalaman na yan. So nung siya ay makalis dito sa may area na to ng pag-spray, sinubukan na natin to. Ayan o. Yan guys, 5 shots yan. Puro dyan tumama sa area na yan. Ngayon, ito, mas maliit pa to sa kuko. So, pasok to sa 25 centavos natin. Yan. Yan, ang kanya ang tama for today. No? Mula doon sa distance natin na 50 yards.